Nagkaharap nga kanina ang talk and text kontra nga dito sa rain or shine. Sa ngayon nga ang talk and text ay nasa pang-pito, samantalang pang-walo naman sa standing ang rain or shine. Naging mainit at naging maganda nga ang laban ng talk and text kontra nga dito sa rain or shine. Ang talk and text nga ay wala na silang Rondy Hollis Jefferson dahil na-injury nga. Kaya naman ang kapatid na lamang ni Rondy Hollis Jefferson na naging import ng talk and text na si Raher Hollis Jefferson. Ngunit ang ending ay panalo pa rin ang rain or shine kontra nga dito sa talk and text at natapos nga ang laban sa score na 119-112, panalo nga ang rain or shine. At ang naging best player nga ang import ng rain or shine na sa 3 Treadwell na umiscore ng 25 points at 24 rebounds. Samantalang marami naman ang nagulat dito kay Rondy Hollis Jefferson dahil sinugod niya nga ang bench ng rain or shine, kaya naman hindi ito nagustuhan ni Coach Sheng Giao. Kaya naman ito ang si Coach Sheng Giao at gay na rin ito si Rondy Hollis Jefferson ay nagkasagutan nga. Dahil para nga kay Coach Sheng Giao ay pambabastos ang ginawa ni Rondy Hollis Jefferson dahil unang-una hindi naman siya ang important talk and text ngayon, tapos susugod-sugod siya sa bench ng rain or shine. Kaya naman nagalit talaga ng todo itong si Coach Sheng Giao at pinagmura at pinakyo pa itong si RHJ. At dito ngayon makikita natin na nakasibilyan nga itong si RHJ tapos sinugod niya nga yung kampo ng rain or shine. Parang lumalabas na hindi niya nga tanggap na natalo ang talk and text dito sa rain or shine. Kaya naman sinugod niya itong bench ng rain or shine. Kaya naman itong si Coach Sheng Giao ay galit na galit dito kay RHJ at pinagbumura niya at pinakyo pa nga at pinagsisigawan pa ni Coach Sheng Giao itong si RHJ. Marami naman ang nadismaya dahil lumalabas na parabang ang tatapang na ng mga import ngayon sa PBA at wala ng respeto sa mga coach. Hindi tuloy nila mapigilang ikumpara itong si Justin Brownlee na sa lahat nga na naging import sa PBA, ito nga lang ang pinakamabait sa lahat at hindi nga siya sumasagot sa mga coach at wala pang ang record na nakipag-away man lang sa mga players o nakipagsagutan sa mga coach itong si Justin Brownlee. Kaya naman, nire-respeto siya ng mga coach at nire-respeto rin siya ng mga players. Samantalang pakinggan naman natin si Coach Sheng Giao kung ano nga ba ang nangyari sa naging away nila ni Rondy Hollis Jefferson. I don't know. You were surprising us behind our bench. Nagulat kami. What's an honor? I mean, that's disrespectful. Totally disrespectful. Nobody does that. You go to the bench of the other team and I don't know what he was doing there. But I don't know if I've seen that in my 33 years of coaching in the PBA. Somebody that in the heat of the game, somebody just goes behind your bench. That's our area. And it's not just behind our bench. We had staff behind our bench. Those were our staff there. So, I mean, that's a dangerous thing to pull. And, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Tinopak yung gagawin ko alam kung anong ginagawa. So, may sabihin na ako, actually, it's a beautiful game. It's a nice game. I think the fans would love a game like that. So, maybe just got emotional or frustrated. But you don't take it out that way. I don't have the reason.